bago po ang lahat, taas po muna natin sa mga gawain ito, mga kapatid. Sa alam ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Aking Ama, Diyos na mga pamilya sa lahat, ako'y nagpupulitin pang pasalamat sa pasagabi pong ito, sa pagpapaliwanag ko pong ito, Ama, naway pagparain po naman lahat po ng taong makakatanggap ng pagpapaliwanag po ito, Ama. Sa ngalan po niyo, butong anak ni Jesus Christ ng Panginoon, Amen, Amen. Mga kapatid ko, sa gabi pong ito, yung mga ibinalita ko po sa inyo, ito po ay isa sa malaking maitutulong sa lahat ng tao. Hindi lang po sa ating bansa, maging sa ibang bansa po. Kasi po mga kapatid, yung edad ko po 22 up to 25 po, na unti-unti pong nabuo ang testamento na pinagkatiwala na sa akin ni Ama. Isa na rin po ako na naging bahagi na nakabuo ng mga testamento. Almost 3 testamento po ang nagawa ko na. Kaya itong isang ito, kumunahaluan po ito ng mga malalakas na divine entity ni materialis po, lalo po itong malakas na malakas po. Kaya lang ito po ay yung aking po nga ginawa ngayon is affordable po ito, affordable sa mga mahihirap na tao. Kasi po napakarami nating tao na tinutulungan, marami po sa kanilang dumadaing, wala namang puro silang pambili ng ano po, di ba? Kaya po, paulit-ulit akong ginigising ng banal na espiritu para po makatulong sa napakaraming tao. Sisikapin ko po na talagang nawa tong gawaing ito, naniniwala po ako sa Diyos Ama na mahihipo niya lahat, lalo-lalo na po yung mahihirap na tao, na maproteksyonan na hindi po matukso o masakop ng mga masasamang espiritu na nagbibigay po ng masamang kaisipan, masamang gawain na dinidikta nito sa lahat ng tao. Kapag meron na po kayo nito, yung proteksyon na maishare ko para sa inyo po, napakalaking tulong po nito sa kaligtasan spiritual. Ang ibig ko sabihin po, magiging pangontra po ito sa mga kukulang, pangontra ito sa mga masasamang elemento, pangontra po ito sa mga masasamang engkanto, pati po yung mga tao na mga masasamang intensyon, nagbibigay din po ito ng suporta para maproteksyonan po kayong lahat. Para po mas lalong matibay ang ating proteksyon, mga kapatid, meron tayong alituntunin na gagawin. Una sa lahat, huwag tayong makakalimot manalangin sa Diyos Ama kung ano po yung inyong salita, pwede po. Kung Bisaya kayo, di magdasal kayo ng Bisaya, Ilocano, basta lahat po ng salita pwedeng gamitin, lalo-lalo na yung sarili nyong wika. Huwag nyo pong ipipilit kung halimbawa po ay Bisaya kayo, huwag nyo pilitin magtagalog. May sarili naman po kayong wika. Ang ibig ko sabihin po,
wag niyo pilitin magtagalog ko ang inyo pong ginagawang panalangin ay sa Ama. Siyempre po, yung inyong lugar po, yan na salitaan nyo, magsalita kayo. Kung Bisaya kayo, Bisaya nyo kausapin si Ama. Kasi po ang Ama naman, pangkalahatan. Panlahat po siya. Nauunawaan niya po lahat ng salita kasi sa kanya po galing yan. Na bago masalita natin, ang Ama po ang nagbago niyan. Kaya po, sisikapin ko na talaga pong makatulong po sa inyong lahat. Wala po akong kapangyarihan para bigyan kayo ng kapangyarihan. Wala po. Ang tanging kapangyarihan lang po na ipinagkaloob sa akin ng Ama yung pagmamahal ko sa inyo. Pagmamahal po ang pinaghahari ng aking puso para po makatulong ako sa lahat ng tao sa buong Pilipinas. Mahal na mahal ko ang mga Pilipinas po. Meron po akong isang, kaya po ako nag-vlog ngayon, meron lang po akong gusto iparating sa isang tao. Gusto ko pong iparating ito. Dahil alam niyo po, marami pong taong naghahangad, lalo pa po yung mga treasure, hukay dun, hukay dito, kung saan po nagpupunta para makakuha po ng ginto. Hindi po ba? Meron po talagang kahulugan yan. Meron pong simbolo yan. Sinabi po talaga ng banal na espiritu, ipagkakaloob lang ang ginto sa taong merong gintong hangarin, gintong kalooban. Ganun po yun. Hindi po kayang dayain ng ang ating puso. Dapat po meron tayong gintong kalooban na tinatawag ng gintong puso. Kasi po dyan nananahan. Alam nyo, kung sino po talaga yung binigyan ng kapahintulutan na magkaroon ng ginto? Ang ating Pangulo. Pangulo. Kasi po, ang kanyang puso ay 100% golden heart. Napakalaki po ng kanyang pagmamahal sa atin lahat. Naniniwala po ako na yung mga kumontra sa kanya nagkaroon po ng bagong kaisipan ngayon, kaya tayo pong mga Pilipino ay magkakaisa. Nakaano na po yan, our country is become great again. 12 years to 15 years ago, lagi ko pong binabanggit yan. Our country, it will become great again. At ang ating bansa din po, magiging isa po ito yung tinatawag niya New Jerusalem. Ang Jerusalem po, hindi po yun nasa Saudi, hindi nasa lugar na ano po. Ang Jerusalem po ay manggagaling sa langit. Ang blessing po ng Jerusalem ay nanggagaling po sa kaharian ng Ama. Kaya po ang ating lugar, pagpapalain po ng Ama to. Kaya mapalad po tayo, dumating na ang panahon na ibiniles ng tao, inanoint ng Ama ang taong ito bilang isang tagapamahala, kasi po gagampanan niya po, mga kapatid, ang pangarap ng kanyang Ama para sa atin. Ito po ay isa pong mensahe. Wala po akong inaano rito. Mensahe po ito na hanggang ngayon ang espiritu po ng dating Pangulo ay buhay. Sinisikap niya kung maaari pumasok siya sa kanyang anak para ipagpatuloy. Kaya tayo po lahat, alang-alang po sa ating mga magiging apo, anak, magtulungan po tayo para po yan sa mga susunod na henerasyon natin.
Kaya sinasabi po ng karamihan, nasa kabataan po ang pag-asa ng ating bayan. Tayo lang po ang magtutulong-tulong matatanda para magawa natin. Maiwan natin ang Pilipinas, pero meron tayong iniwan sa ating mga susunod na henerasyon. Pagpalain po kayo, mahal na Pangulo, bigyan pa kayo ng mahabang buhay at ang inyong mahal na asawa na mabait na sumusuporta sa inyo, ipagpatuloy niyo po yan. Hanggang 7 salin lahi po, maiwan niyo man yan, nasa langit na kayo, makikita niyo na naging bahagi kayo ng pangarap ng Ama sa Langit na ang our country is it will become great again and New Jerusalem. Pagpapalain po tayong lahat ng sumusunod sa kalooban ng Ama. Alam niyo po, may wish lang po ako, mahal na Pangulo. Siguro makikumpleto ng kaligayahan ng buhay ko, mamit lang kitang personal. Isa na po yan sa aking pangarap sa buhay. Mamit lang kita ng personal. Pangulong Bongbong Marcos, okay na po yan. Happy na po ako dyan. Talaga po, ang pangarap ko talaga po, ma-share ko sa inyo yung blessing na ipinagkatiwala ng Ama sa akin. Kasi po, hindi po matahimik ang aking isip hanggang hindi ko po na-share. Sa lahat ng tao po, ang sinasabi ng Ama, anak, ituro mo na sa iyong mga kapatid at ishare mo na sa kanila ang lahat ng kaalaman na ipinagkatiwala ko sa iyo. Ngayon pa lang po, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Naniniwala naman po ko, huwag natin po sirain ang kada Pilipino. Lahat po tayo mga Pilipino, may magaganda. Kung sakali po yung iba naman po is, hindi naman po talaga na bigyan ng napagkatiwalaan, hindi ibig sabihin masama. Wala pong Pilipinong masama. Magmahalan po tayong lahat, magtulungan tayo, alang-alang po sa ating bayan, sa ating mga anak, apo, at susunod na henerasyon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po tayong lahat ng katastasang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Abangan nyo po, kapag ready na ako, mag-share sa inyo, ano po, sana man po, kung may mga mayayaman na gusto akong tulungan, napakasimple lang po ito. Napakaliit po ng halaga na isi-share sa tao para sa kaligtasan ng bawat kaluluwa ng bawat Pilipino o sa buong mundo. Magkaisa po tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo lahat. Sa ngalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen po. Mahal ko po kayo lahat.